guys, welcome to my channel. It's Meg and Janice Vlog. Andito kami sa hospital. Break time natin. Labas tayo at bibigay tayo ng pagkain sa labas. Papakita ko sa inyo ang pagkain sa Taiwan. Na madali ang bilhin mo na lang. Bilhin sana ang pagkain na lang na gusto mo. Ngayon sila sabi nilang penta. Kaya para muna tayo sa mga alaga natin. Labas ng ano, ng hospital. Elevator muna tayo. Gawa ng nasa 8th floor tayo. Baba ako sa 1st floor ng hospital. Lalabas tayo. Doon tayo bibili ng pentang. Yung pagkain ng yung madali ang pagkain na lang. Yung minsan ang pagkain na lang. Makikita nyo yun. Pag andito ka sa Taiwan, alam mo yung pagkain na yun. Alam mo yung ano na yun? Parang pinaka, andun na lahat. Nakala. Ayun, bukas na. Ayan. Ano, first floor. Natin kung ano yung masarap na pagkain ngayon. Kakunti na ngayon yun. Gawa ng tanghali na eh. Maraming putahe kaninang umaga eh. Nakita ko eh. Ayaw. 11:30 na. Ayan pa kaya. Bilis na kasi maubos yun eh. Lalakari lang naman natin konti. Mga 5 minutes. Yan lang naman sa labas ng hospital. Ano natin yung allowance natin na 150 NT daily. So, nasa'yo na yun kung alam mong i-budget. Pintang, ipan-ipan. Ipan-ipan. Pintang. Pintang lang. Yan ang bibili natin. Saka yung chipay. Tapos pipili ko na lang bigyan ng mga alam mo.
kung ano yung gusto mo. Putahe. Mga 85-80 siguro to o 95. Depende sa putahe kasi. Pila tayo. Sí, voy a hablar, chao. Ito pinakala spicy niya. Chimera, sí. Ay, sí, voy a hablar, chao. Sarap kasi yan. Sí. Tara na, balik.
hospital. Hindi na tayo kakain. Kasi wala silang ano doon sa ano, sa loob. Ito pe. Gawa ng ano nga, diba? Hospital. May kainan naman doon eh, sa loob. Loob ng hospital. Doon sa pwede kang kumain sa ano, may mesa doon. Kaya naman dito bumili. Kasi paglabas mo, waray may nang pagbibili ng pagkain. Ito, may shabu-shabu pa. Gusto mo kumain sa loob. Ay, di mo ma- di pa naman. Wala pa na. Wala pa nang ano ngayon sa mga restaurant kaya gawa ng pandemic. Nung last week, okay na eh. Kaya ngayon, di naman okay gawa ng meron naman. Kita naman tayo sa taas. Dito yung ano namin, ganito yung ano ko araw-araw. NWF, tapos pag ano, sa bahay lang kami ni Lola. O kaya, minsan, sa labas na naman kami, therapy niya. Kaya, okay. Explore. Hanggang 8580, ipagkaya na tayo. Mamaya papakita ko sa inyo yung ano yun sa loob. Ilang ano na yung putahe. Bali, pinaka-anim na putahe siya. Gawa ng ano eh, apat yung kanina. Dalawang isang lunggan isa sa chicken fry. Masarap na, okay na. 8580, okay na yun. Kung sa peso, convert mo mga 150 pesos. Ugas mo tayo pag pumunta sa hospital. Ugas mo tayo. Ang tamay. Bawal kasi kung 4-6 iba. Ang sabihin mo ano. Tapos, paspet sa loob. Ano to? Nasa dialysis area ko. Alaga din yan. Ano sa loob? May ano man sa ano. May naka-ano sa mesa. Dito tayo kakain sa ano. Sa kabila. Yung alaga ko si Lola. Pakainin ko muna siya bago ko kakain. Iinom lang. Ano oras na ba? Dog-dog pa pala yung kakain. Kain muna tayo. Mamaya pa siya kakain. 12:30. Kaya may oras pa tayong mag-vlog. Oras pa tayong magkipagsikahan sa mga ano vlog. May oras pa tayong mag-vlog sa ano. Kabagin na. Bali. Kapi pa naman ako. Tapos yung kapi natin, ilagay natin ng ating gatas. Para masarap siya.
tulog yan, ano. Mamaya pa yung gigising. Ay, mali pala. Kaya pala ay mabuksan. Pesa. Pinakain ko muna si Luna. Muna naman siya ng gatas. Pag-dialysis ng ano, ng alaga ko. Tinapesa. Gatas, okay na sa akin. Kasi nag-dialysis siya. Mamaya pa yung kakain. Mamaya yung gabi. Ayaw tayo. Kasi sa kabilang mesa, maraming tao. Diba tayo? Pag-ibig mo natin yung mga bubot. Para may arap tayo yung mga. Yan. Marami siya, may longganisa, may chipay, may ano. Sarap siya. Kaya tayo. Ayan. Pinaka ano niya. Pasaway. Katabi ni Lola ang pasaway. Benchi kika rin din. Masarap siya. Tapos, spicy siya. Ano ba yung ano? Yung labanos. Tapos, tinagtad nila. Binilad nila sa araw. Tapos, okay na, yung matigas-tigas na ginigisa nila yon ng ano, ng bawang sa sili. Yun ang ano dito. Yung specialty ng dish nila. Kung sa ano, sa Korean, may ano, may kimchi. Ang pinaka-ano nila dito, pinaka-ano nila dito. Parang lasang kimchi din siya, pero iba-iba doon sa ano, sa lasa ng Taiwan.
marami siya. Anong ganisa kaan tayo? Masarap niya ng ganisa. Parang isang meatball. Maraming kanin niya. Magagalang kang kumain kasi masarap yung luto niya. Kasi yung ibang pentang, yung iba nagreklamo sila, hindi daw masarap yung pentang. Depende sa ano yan, sa klase ng pentang kasi dito yung ibang pentang kasi hindi masarap. Like karamihan na nagreklamo mga factory workers kasi yung mga pentang nila ay mga mura lang siguro binabagi kung ano nila sa bagay. Pero kung bibili ka ng mga pentang na medyo kamahalan katulad dito sa 85.80, may 95. Depende sa price kasi yan eh. Maganda kasi bumili ng pentang. Pag alam mo yung bilihan mo ng pagkain, masarap din. Kasi makikita mo doon, maraming bumibili. Dito sa Taiwan, pag ang pagkain, maraming tao, masarap yung pagkain. Kaya yun ang unang nauubos. Kahit mahal, masarap naman. Kami, mo siya, ko bini na, ano, kaya po, wala kami ting. Marami siya. Busog ka na nito. May pansit pa. Masarap niyo ano, chicken fry nila. Alam mo pa yung parang i-minix yung karne lang, karne at saka ng manok, parang tinapis nila. Tapos may ano din, may talong. Ginisan nila, pinirito mo nila, tapos ginisan nila. Masarap nito. Ito yung galing. Kita nyo naman kanina dun sa video ko, ang daming pagpipilian. Kaya bibigay sa'yo kapag bibigay sa'yo yung apat na klase na gulay. Kung anong gusto mo. Ikaw naman mamimili. Tapos ikaw na rin mamimili kung anong gusto mong karne. May fried chicken, may depende kung anong nasa ano nila. This nila. Kung anong gusto mo. Kasi pipresyuan naman nila yun eh. Sa akin, pasok na itong bad makunto kasi ang alawas ko, food alawas ko, 150 NT. Nakata 85 NT ako, tapos may natira pang magkano yun? May natira pang 65 NT yun. Hindi nakatipid ka. Minsan hindi naman ito palagi itong kinakain ko. Minsan kung gusto, pumusok pa ako, nagkasandwich na ako. Hindi nakatipid pa ako, may savings, may naano pa akong, natitipid pa akong sa 150 ko. So, nasa sa'yo naman yan eh, kung marunong ka magtipid sa pagkain. Ito na ako kumain sa malapit sa mga pasyente ko, sa kabila puno, mismong pinakandainin nila. Ito naman sa hospital, pwede kang kumain ng ano, basta sa gilid ka lang. Gusto ko ang gawa ng nakikita ko yung alaga ko. Kasi sa labas, hindi ka na po pwedeng kumain. Buti nga ngayon, pwede kami lumabas na eh. Na bumili dati. Hindi ka po pwedeng lumabas. Gawa ng, siyempre, ilalaw naman nila yung safety at saka yung ano ng mga pasyente. Para sa'yo din. Kasi nga, alam mo naman, sa panahon ngayon, makakatakot din. Mahingay itong kabila kong alaga.
ayaw niyang ano, maglipat sa ano, sa, kasi bedroom ito eh. Siya, tapos na siya nag-dialysis. Pupunta na siya sa kamila. Pinilipat na siya doon sa araw ng mga matanda, yung talagang pinakaroon nila. Ito ang alaga ko, itong si Lola ko naman, ayaw niyang ganong style. Kaya ang ginagawa niya, ang ano niya, inuwi ko na lang sa bahay. Kami lang dalawa sa bahay sa loob. Kaya pag dialysis na niya, pupunta kami lang sa ospital. Ayaw niya nakikisala mo sa ibang matanda, maarte siya. Ayaw niya kasi na maingay, ayaw niya na ano, gusto niya yung solo niya lang. Solo niya lang yung bundo niya. Kaya pag nandun kami sa bahay, kami ng dalawa, ako nakakabor. Hindi mo na lang ng ano, ng ligid ka sa umaga, arusal ka, linilinis ka ko din ng bahay niyo, tapos gigising mo na siya, mag-arusal na lang, tapos hindi mo lang tangalian. Hanggang gabihan yun. Yun lang ang ano namin. Kaya pag nandito sa ospital, ganun din. Ang ospital namin ito, mag-expect kami mga ang start namin, narating yung service namin 10. Nandito kami yung 50 minutes to 20 minutes nandito lang sa ospital. So 10, 11, 12, 1, 2, 3, 5 hours nandito kami sa ospital. 5 hours, kami mga 3 o'clock, alis na naman kami. Uwi na kami sa bahay, gano'n naman. Pahinga, hintay na naman, magluluto na naman. Pagkain niya. Tapos naman, yung pahinga na, gabi na. Kinabog ka nun, gano'n yan ang art ni Tamil araw-araw. Mas gusto ko na rito, tuwa ng, yung sa ibang alaga ko, matrabaho. Kasi itong alaga ko, hindi siya ano, palaimik. Pero nung unang, ano, nung unang alaga ko siya, medyo, siyempre, kinukuhara mo pa yung, ano niya, yung loob niya, ano yung gusto niya, saka ayaw niya. Kaya, masasayo na yun ito pag-alaga. Sa anim na alaga ko, pinakamaluwag na trabaho ito. Kasi hindi siya yung ano ba, hindi siya yung palautos, hindi siya. Hindi, tingnan niya yung pagkain ko. Ay, yung daw kung kaso ana, ayaw niya magpalipat eh. Magagalit siya. Kaya, pag nandito ka sa Taiwan, pag ganito ang alaga mo, okay na. Kesa yung sa bahay ka, may mga kasama ka sa bahay. Siyempre, makikisamahan mo rin yun. Mahirap din yung gano'n. Gusto ko yung gawa ng dadalaro lang kami sa bahay. Minsan, bumibisita yung mga anak niya. Wala rin pakialam yung mga anak niya. At gawa ng siyempre, inasahan siguro niya may tagapag-alaga. Inausap lang nila sa ang nanay nila, tapos alis na sila. Kaya tanong lang siguro nila kung anong ginagawa ko, kung anong pinapaano ko sa kanya. Wala naman ako narinig na reklamo. Okay naman. Kasi, ano na ako dito kay Luna, 2 years na. Yung mga last na alaga ko, nung last na alaga ko, namatay siya. Babay din yun. Kaya lang, syempre, namatay na. Dilipat ka na. Ganun dito. Pag ang alaga mo, namatay na. May chance kang, ano, lumipat. Di, ikaw ang pipili. Pinatay na yung isa ko. Pinatay na yung ilaw ko eh. Maliwanag ko na. Maliwanag naman yung camera na, di ba? Dami pa. Ano
gusto ko na matatapos agad-agad. Siguro pagkaan. Chopstick. Kung sa Pilipinas to, nakakutsara ka, diba? Sa katinidor. Dito, chopstick ang dapat mo. Pwede rin, magbabawang ka. Kaya lang, minsan nakakalimutan ko eh. Yung first day ko dito sa Taiwan, kahit nag-aral ka ng chopstick sa Pinas, iba pa rin yung talagang, yung actual na gagawin mo. Yung kakain na talaga. Una talaga, tawang-tawa ako, nahirap. Hanggang ngayon, medyo, ano pa ako, medyo, minsan, hindi ko pa alam. Minsan, nababagalan pa ako. Minsan, pag nabuhuto na talaga ako, minsan, dirin-dirit yung kain. Kape muna tayo. May kape din ako. Hindi kasi ako nag-almasal, kaya wala ka naman minta ngayon. Pag nag-almasal ako, medyo okay na yung sandwich sa akin. O kaya yung hamburger na may, yung hamburger talaga siya, tsaka kape, okay na sa akin. Dami-dami, hindi ko maubos. Gusto ko na kasi yung mga ano niyo. Masarap talaga siya, malasa. Karamihan kasi yung mga mumura yung pintang. Ano lang yun, yung parang adobo. Adobo ng baboy. Alam mo yung adobo dito? Hindi kasing masarap ng adobo natin sa Pilipinas na mabango. Saka talagang kung gusto mo talaga dito, iba yung adobo nila dito. Yung adobo nila medyo may amoy. Yung alam mo ba yung lasa ng baboy na hindi naugasan pa. Parang ganun yung style nila. Kaya pag may ganun, hindi ako bumibili talaga kasi ilang beses na ako nakalasa ng ganun. Mawawalan ka ng ganang kumain. Kaya yun ang nireklamo ng karamihan na hindi masarap ang pintang. O kaya yung tofu na may amoy. May tofu din na masarap yung ano niya. Kaya depende nga na sa nagluluto. Kaya pag natitisma ko ng ganun putaya, para kung ganun kinahanda nila, hindi na ako bumibili. Nagtatsaga na lang ako sa biskuit o kaya sa ano, sa sandwich, okay na sa akin. Kesa hindi na masarap yung pagkain, tapos ang manual pa, di ba? Hindi ko maubos. Marami yung kanin niya. Nalilat ang kanin. Ubus na. Ubus yung ulam, yung kanin hindi. Ubus yung ulam, yung kanin hindi. Ganyan ako eh. Inuuna ko muna yung, ano, yung ulam bago kanin. Kasi pag nabusog na ako, hindi ako maghihinayan. Kasi inuuna ko yung ulam. Over, ano na yan.
puso tayo. Hindi kaya naman kami. May natira pang konting tayo. Bukas mo tayo. Alaga natin. Katabi lang naman ni Lola yung pagkain niya. Yun yung Lola ko. May simulan ito. Parang hindi sila magalit. Check mga alaga natin. Okay siya. Tapos na yung break time natin. Upo na lang tayo dito. Hintayin natin kung magigong kaya na siya matapos. Mga 2.30 to 3. Sa bahay na. No oras na. Okay. Pusik mo na yung kape ko. Anong... May kape pa ako muna tayo. Habang naghihintay tayo ng oras matapos siya. Ano bang magandang panoorin? Napanood ko yung ano ni Mahal eh. Yung mga video niya. Nakakawawa naman siya, no? Yung biglaan, nakakaano yung tignan mo naman talaga ang buhay, ano? Bigla ang ano niya lang. Nakakagulat. Ito yung nakakagulat na balita ba yung akala mo malakas ka, eh, bigla ano. Thank you.
ay magandang panuorin dito. Dalawa yung cellphone ko eh. Kaya pag nalobot yung isa, mayroon naman dito saksakan. Gusto ko lang dalawa't gawa ng katulad dito. Pwede kang gumawa ng video. Hindi ka na i-estorbo. Pwede ka rin mag-dot dito sa isang CP. Headset. Hindi ka na maano sa headset. Gawa, no? May headset naman ako. Hindi rin naman patulog pag ganitong oras eh. Gawa ng in-dip lang konti. Tapos, yun, magigising din. Gawa ng, minsan gumagalo itong alaga ko eh. Bukas, Sabado bukas, wala kaming dialysis sa Lunis na naman. So, tambay kami sa bahay Sabado-Linggo. Sabado-Linggo, ano kayang magandang i-vlog na naman bukas? Try natin pumunta bukas sa ano, sa bibili tayo ng pizza. Tingnan natin kung may oras tayo ha na mag-vlog bukas. Kasi minsan lumalabas kami itong alaga ko eh, iba ko kung saan kayo pupunta. Minsan gusto niya. Pero ngayon, baka bukas hindi rin siguro po papayagan na basta't gawa ng meron na marami na namang ano dito natamaan ng bagong ano ngayon pandemic. So hindi mo na siguro ano rin ako dito alaga ko at gawa ng hindi naman siya yung pag ginusto niya, ginusto niya. Yung una, medyo ano siya, suplada ngayon, okay. At gawa ng, siyempre, alam na niya yung kaya ko. Saka, gusto ko, siyempre, para naman sa kalusugan niya yun eh. No, oras na, 1:45. Tagal din natin ang anong gano ah. Kaya siya kaya ito. Okay. Itong dialysis area na ito, 24 hours ang ano ang pasyente. Schedule namin ni Lola dito, 10 to 3 noong umaga. Tapos MWF, andito kami. May schedule din siya ng therapy sa Taipei. Ngayon, medyo pili na yung oras gawa ng ano nga, medyo masilan ngayon ang paglabas-labas ng mga matanda. Itong lola ko, wala pa siyang bakuna. Hindi siya pwedeng bakunahan. Gawa ng yung kalagayan niya. Kaya medyo umiwas-iwas din ako sa mga matataong lugar. Ganda sana mamasyal eh, kasi gusto niyo rin itong mamasyal eh, kaya lang mahirap na, di ba? Lalo na ngayon, istorbo talaga itong na ito eh. Itong mga ano na nangyayari sa mga pandemic na ito, di ba? Ay, isko. Manood muna tayo habang ano, habang nag-vlog. Try nating ano, mag-vlog ng mga 1 hour kung kaya ng camera natin. Hindi ko kung naka 1 hour na ako eh, kasi putol-putol eh.
i-edit ko pa ito kung kaya ng 1 hour para pag ano para minsan ang ano natin ng gawa ng vlog. Alam niyo yung mga ano, yung mga ibang charity ko dito sa Taiwan, yung ibang alaga nila andun na sa bahay tapos nagkaan pa sila. Wala aron pa sila sa bahay nila, kaya thankful ako kasi hindi ako nahihirapan na ano ba yung mag-aano pa ako sa ibang bahay, mag-ilis pa ako sa ibang bahay, yung mismong lugar lang naman nililisan ko. Sa umaga, didising na ako, anin ko na yung sarili ko, ano, ayusin ko, mag-almusan ako, walis konti, lalabahin ko lang yung mga damit namin. Yung damit ko kasi, twice a week ko lang nalabahin, pero wala, daily ko talaga yan nalabahan, pero konti lang. Binawashing ko na yan, hindi ko na yan kinuksot. At ano naman siya, automatic naman, bibilad mo na lang siya. So, hindi siya mahirap na gawin, di ba? Madali lang siyang gawin, tapos pag luto, pag gusto niyo bumili na ng pagkain, bibili na lang. Andun lang ako sa, pag nasa bahay ako, andun lang ako nakatutok sa laptop ko. Wala akong ginagawa, kaya minsan nabuboring ako. Kung ano nung ginagawa ko, nag-exercise ako. Basta kung ano yung libangan na gusto ko. Kasi nasa loob lang ng kwarto si Lola eh. Dalawa kasi yung kwarto ni Lola eh. Nasa isang kwarto ako. Magusto ko lang. Pero pag gabi, dalawa kami sa kwarto. Hindi ko siya pwedeng iwanan pag natutulog. Dalawa kami. Pero ano kami, separate kami na higaan. Sa gabi, tayimik naman siya natutulog. Hindi siya istorbo. Bihira lang. Bihira. Siyempre, alam mo, matanda. Moody-moody yung ano nila, yung galit, kalusugan nila, lalo't may nararamdaman sila na sa'yo na yun kung ano yung nakikita mo sa kanya, kasi araw-araw mo naman siyang nakakasalamuha, diba? Kaya nasa yung nakasalalay, pag-aalaga, kung paano mo alagaan ang matanda. Kasi kung katulad niyong alaga ko na magaan naman, alagay mo mabuti kasi para tumagal ka rin. Mahirap din kasi yung ano, mag-alaga ka na naman ng panibagong matanda na kukuha na mo na lang ang loob. Mahirap ano ng matanda. Mahirap alagaan ang matanda pag alam mong hindi niya ano yung ugali. Yung ugali mo ba? Yung gusto niya yung siya na susunod. Ang ibig ko sabihin yung gusto niya, kung ano yung gusto niya na alam mong mali. Dapat, siyempre ang alam mo, ang isip na matanda, parang bata na yan. Ulyanin na siya dahil. Itong alaga kong ulyanin na yung medyo, ano yung utak na niya. Kasi, halo-halo na yung sakit nila pag matanda. Kaya ikaw na, ano, na nag-aalaga, talagang todo bantay mo siya. Kasi, pag halimbawa magka, ano to, magka sakit, o kaya magka, ano, ikaw kasi, ikaw rin ang kawawa ko, ako rin ang kawawa kung hindi mo siya alaga ng husay. Maalwan nga yung ano, alaga mo, maalwan nga yung ano mo, pero kung pabaya ka naman nag-aalaga, kawawa ka rin, gawa ng, ikaw rin ang magsasakripisyo, paano mo siya makarecover na naman, pag hindi nakarecover, kasi ang matanda, pag malakas siya, pag biglang dapuan na ng sakit yan, o kaya palagi na sa ospital. Like ng alaga ko noon, ay grabe. Talagang ilang buwan din kami sa ospital na pabalik-balik. Yung bigla ang malakas siya, tapos biglaan sumakit siya. Mga 3 weeks nung siyang ano ba, na biligyan ng tanim. Yung 3 weeks na yun, bumigay na siya. So, kaya masakit man sa kalooban na yung inalagaan mo yung 3 years din. Kung inalagaan yun eh, bago siya nawala sa akin yung naalagaan. Kaya, pag napamahal mo rin yung alaga mo, parang nawalan ka rin ng mahal sa buhay.
kahit hindi mo kaano-ano. Siyempre, 3 years mo rin nakasama, di ba? Nakadalawang, kung sa anim na alaga ko, nakadalawa na rin akong, ano ba, yung namatayan. Kaya, nakakaano bang mag-alaga uli ba? Kaya itong alaga ko talagang, todo alaga ko talaga siya eh. Tingnan yung alaga, itong sa kabilang, ano, pait-pait niya noon, nga, taba-taba na. Nahirapan silang, mag-transfer. Ayaw niya. Kanina pa yung apat na nurse na ang ano, nag-aalala sa kanya. Buti itong alaga ko, pag isang ano ko lang, isang sabi ko lang, talagang susunod sa akin. Ayaw niya. Ayaw niya. Yan ang mayroon pag matanda yung alagaan, gawain lumalaban siya. Ayaw niya. Ayaw niya mag-mask. Handa na ito. Nilipat niya siya sa ano eh, sa ibang room. Sa may mga ano talaga, mga matanda. Ibang mag-aalaga naman sa kanya doon. May kakakawawa no, pag ganun no, pag matanda ka na no. Ganito dito sa Taiwan, karamihan pag hindi sila makakuha ng tagapag-alaga nila, inaano nila sa nursing home. Doon na nila inaano yung mga magulang nila. Siyempre, mga anak nila, mga busy. Katulad itong alaga ko. Dating nursing home ito eh. Kaya lang, siyempre, pag mapera ka, kukuha ka na ng private. Katulad ko, para bang private na yung kinuha nila sa akin dito. Ako na yung mag-aalaga. Ayaw niya ng ibang alagaan. Gusto niya yung siya lang alagaan mo. Kaya nung sinabi sa akin ng broker ko na gusto mo ng ganito, gusto mo kaysa mag-nursing home ka, dating nursing home yung alagaan mo, gusto niya siya yung alagaan mo. So, kinirag ko na. Bira lang yung ganito, di ba? Tapos yung offer ng salary, medyo okay din. Tapos yung day off, once a month lang ang day off. Okay lang naman sa akin yung once a month. Hindi naman ako ano eh, yung ayaw ko rin yung weekly kasi siyempre pag ano, babawasan din naman nila yung sahod mo. No? Hindi ka makakaipon talaga pag ganun, di ba? Tapos ano, pag ano na sahuran, hindi na binabawas yung ano, yung salary ko na isang beses lang. Buo na yung sahod ko. Yung siyempre, hindi pa kasama yung food allowance ko. So, gusto ko dito gawa ng maaluan yung trabaho. Tahimik yung lola ko. Tulog siya eh. Noong oras na ba? Apat na yung ano, yung naglipat sa kanya. Buti nga hindi nga nananabunot eh. Dati nananabunot siya. Ngayon okay na.
Aluwag ng ano dito. Nakakaya kasi ano mo yung area. Baka magmasita tayo kahit sabi mo hindi sila narinita. Baka may magkakarit na pasyente na ayaw niya magpa-video. Pasulpot-sulpot ng ating video sa mga pasyente kasi baka bawal. Wala pa naman nagsita sa akin. Okay na yung mga nurse dito. Hindi naman sila suplada. Kasi matagal mo na rin sila nakasama. Ilan lang ang ano dito, ang kinukuha ng katulad sa akin. Lima lang yata kaming mga iisa lang alaga. Yung iba dito, kumbaga yung iba, yung mga malakas pa nag-dialysis, mga nagsasariling na yan, sa sariling biyahe na yung mga yan. Yung iba, yung mga may edad, sa kabilang nursing home sila. Tapos yung mga bata-bata pa nag-dialysis, uwian sila yan. Uwian sila sa bahay-bahay nila. Yung iba kasi dito, may mga bata pa may nag-dialysis na. Meron pa akong nakitang dito yung binata. Kaya nakakatakot pala yung yung nag-dialysis ka na wala kang pera. Diba karamihan doon sa ating pagsabihin nilang dialysis talagang parang cancerous na rin yun, diba? Dito, hindi pa pwedeng pabayaan yung kalusugan mo dito. Kaya ang kagandaan dito, pag ka sa ospital, kung ng health insurance, hindi lang ang babayaran mo. Diyan sana ang sa Pilipinas, diba? Kaya dito, ang ospital dito, saludo ako sa mga sa mga babayarin, mura lang. Magpa-dental ka, magpa-check up ka sa mga kung ano nararamdaman mo. May kung sa peso nasa 200 pesos lang. Katulad ng nakaraan, nagpa-clinic ka ako. 150. Ano na yun? Una, nagpa-dilis na ako. 150, tapos nagpa-papasta ako. 150 ulit. Sabi mo, ang nagastos ko, mga 620 pesos lang sa dalawang balikan. Kung sa Pilipinas yan, yes, kung mahal-mahal. Buong lilinisin talaga, general cleaning, kung ano yung problema mo sa ngipin mo. Sabi nila, papasta mo to at gawa ng isira. Gagawin nila yan. Basta sa isang season, 150, pakita mo lang, basta may health card ka dito. Kasi binabayaran din namin yun, katabuan. Parang yung health insurance na namin yung kasama ng sasama namin. Sayang din, di ba? Kung sa Pilipinas yan, baka isang doctor's pay mo lang, hindi pa kasama yung gamot. Kasi nung sa mother ko, sabi niya, niya noon, 1.5, hindi pa kasama yung gamot. E dito, kasama na lahat sa 150 NT, lahat ay $1, so baka sa peso, 200 pesos na yun. Di ba? Saan ka pa? Yun ang kagandahan dito. Kaya pag sinusulit ko lang. Alam mo, ang palagi kong ginagamit sa health card ko, sa ngipin ko, pala ako nagpapadentist, palagi ako nagpapadental clinic, kaya pag yung menstruation ko ay abnormal, pinaka-check up ko talaga yan. Naagapan naman nila. Kasi syempre, aged na tayo, papunta na tayo sa menopausal period. Sana nga wag muna at gawin. Ang hirap din eh. Ang hirap din mag-adjust pag gano'n, di ba? Ang daming gamot yung kumbaga sa gamot dito, mapupurga kang sa gamot pag magpa-clinic ka talagang talaga yan, nakabalot talaga yan, fair pack. Talaga yun, iinumin mo yun. Pag sabihin nyo lang 3 times a day, 4 times a day, inumin mo yan para magkumaling ka. Okay naman. Katulad sa menstruation ko, talagang alaga ako. Nakakatakot kasi lalo pag malayo ka sa pamilya mo, pag may nararamdaman ka, kung hindi mo siya agapan, ako, ikaw rin ang kawaway. Wala kang ibang asahan eh, kundi ikaw lang tutulong sa sarili mo eh. Diba? Sayang din. Pag hindi mo gagamitin yung
hair card mo. Ay, ay, natakpan ko na yung camera ko. Oras na ba? 1 o'clock na. May time pa ako mag-edit. Maababa na itong ating ano, ang ating video. Makagawa kaya ako ng 1 hour. Gawa ng gagawin ko to na ano ba? Kumbaga sa thumbnail ko. 1 hour vlog. Tignan natin kung kaya ng video natin. Para tignan ko, kasi inano ko yung ano yun, yung pinaka capacity ng memory card ko kung hanggang saan yung ano niya, yung loading ng 1 hour niya, para pag hindi off tayo, pwede natin gamitin ng 1 hour. Hindi pa tayo pwedeng mag live stream. Nag-upload ako sa StreamYard. Wala pa eh. Tagal. Magtutuki na tayo, guys. Sana nga ma-approve tayo uli sa ano, sa monetization. Para ano, para tuloy-tuloy yung vlog natin sa next na day off natin. Ikot tayo sa buong Taiwan ulit. Pag medyo okay na. Sana huwag na wala ng ano, wala ng mga natamaan sa susunod na ano, day off. Kasi nakakatakot yung isa namang ano eh, isa namang pandemic na ano, mas militar. Guys, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, pag-subscribe na lang, click notification bell para sa next na video ko. Thank you guys, and God bless. Bye-bye.